Hello, good morning everyone. Welcome to my channel. And to this video, guys, ay magluluto ako ng halaan. This is for the household food. Ayan yung aming halaan, guys. Ayan po ay 1 kilo. Ayan, bumuka siya. At malinis na yan siya at ready to cook. At ang aming panghalo lang po ay mayroon kaming malunggay. At dahon ng sili na hindi pa nahimay. Susunod ko siyang himayin ngayon. At saka, mayroon po kaming luya, sili green, tanglad, at saka dahon ng sibuyas. At ang aming gagawin, guys, ay depende po yun sa pagluluto. Yung iba po ay igigisa yung sibuyas, luya, at saka bawang. At sa amin naman, guys, ay diritsuhan na siya. Diritsuhan na siya. Ngayon ay maglagay tayo ng tubig sa ating kaldero. Ayan. Ang dami yata ng tubig ko, guys. Ayan ay ating pakukuluan. Ang gagawin ko po, guys, ay ilalagay ko muna yung ating lahat ng sangkap. Ilalagay ko yung tanglad, yung sili green, yung aking luya, at saka dahon ng sibuyas na malalaki. Ayan, lahat ng mga yan, guys, ay pakukuluin at palulutuin natin parang maito siya, guys. Kung napakaraming yung ating tanglad, after yung kumulo ay at magkalasa yung ating tubig, ay pwede yan siyang kukunin at sila ay magsiksikan sa aking kaldirong maliit dahil 1 kilo po yung aking halaan at saka marami akong gulay. Ayan, guys, hintayin muna natin kukulo yung ating tubig na may mga lamas na. At babalikan natin maya-maya ng konti. Okay, guys, ito na ako ngayon. Naghihimay sa aking 2 balot ng dahon ng sili. Ang halaga po nito, guys, ay 10 piso yung 1 balot. At ngayon ay pipiliin lang po natin yung magandang dahon. Presko pa siya, guys. At mabuti maganda yung nabili ng driver. Yung ibig sabihin po yung hindi sira-sira yung mga dahon. Sama na natin yung medyo magulang kasi sayang. Maganda ito, guys, sa halaan dahil mabango ang ating sabaw. Medyo marami-rami din ang 2 balot. Yan, ito sira yung iba. Ito na po yung ating guys, yung ating dahon ng sili. Ayan. Ay, hindi po lahat ay maganda at yan lang po ang aking napili. Babalikan po natin yung ating sinalang doon kung kumulo na ang ating pinakulo ang tubig with the lamas. Ito na po yung ating tubig na pinakuloan with the lamas. Ayan, nakatimpla na rin siya ng asin, paminta, at saka konting magic sarap. Ang kanyang sabaw po, guys, ay mabango na dahil sa ating tanglad at dahil sa ating luya. At ngayon, guys, ay talagay na natin yung ating halaan. Akala ko, guys, dito sa Maynila ay ang halaan ay per, alam mo yung, guys, yung kabo-kabo. Hindi pala, per kilo pala po dito. Ayan na, guys, nalagay na natin ang ating halaan. Kuloyin ko lang muna siya, guys, kahit ng 5 minutes. Yan po. Hintayin natin na bubuka yung kanyang itsura. Yan. Yan.
Ito na po, nalagay na namin yung aming kamunggay na hindi gaano marami kasi mayroon pa kaming dahon ng sili. Mabango na po yung kanyang amoy. Kung sa probinsya pa guys, pag bagong panganak, naalala mo pakain kayo ng ganyan para magkaroon kayo ng maraming gatas. Ganyan din ako guys, nung ako ay nanganak. Ginulayan ako ng nanay ko ng ganyan. Dahil wala naman akong asawa, nanay ko at tatay ko ang nag-asikaso. Ganyan, pinakain ko. Hindi po ako kumain ng ganyan simula nung ako ay bata. Pero napilitan akong kumain nung ako ay nanganak. Kasi para yun sa baby. At magkaroon ako ng maraming gatas. Yan, ganyan. Ang sarap niyan. Magpagatas tayo sa mainit na panahon. Yan, over ang aming sahog. Yan ay napaka-sarap dahil sa ating sahog. Kung magtatanong po kayo kung bakit hindi namin ginisa, sa amin lang po yun. Depende po kasi yun sa pagluluto, guys. Mayong igigisa, mayong hindi. Pero mas gusto namin ang hindi. Kaya yan, ayan guys, ready to serve. Tangin ko pala yung itumunta sa atin. Wala po, gain na maluto. Hindi ko man ba? Wow! Halaan, sabaw. Kingkong ka din. Zup. Lam? Charok? Okay, pala po. The best food for this afternoon. Ayan guys, ready to serve na siya. At tingnan niyo yung itsura ng aming tanglad. Hindi ko siya pinitpit. Nilagay ko na lang ganyan. Tingnan ko kung bawal din. Yummy. Buta nga. Tangig, kwan. Chill sa tulo. Ito na yung ating sabaw guys ng halaan. Ang sarap. Yan, os-osok pa. Higop ako nito ngayon. Lalo akong pawisan. Yan, kung sino may gusto ng halaan, kain tayo. Hanggang dito na lang po guys. Maraming salamat sa panonood. Ingat-ingat po ang lahat. Love you all. God bless. Bye!